Hello po sa inyong lahat at welcome po sa ating YouTube channel, Grimwiz. Ang topic po natin ngayon ay tungkol sa kaibahan ng murder at homicide. Okay? So, ang title ng ating topic ay murder versus homicide. Okay? Before we begin with the differences between murder and homicide, alamin muna natin kung ano ang similarities ng dalawa. Okay? Always nating tandaan na sa murder o homicide, may namatay o may muntik ng namatay. Uulitin ko, sa murder at homicide, merong namatay o may muntik ng namatay. Okay? Pangalawa, both crimes have intent to kill. Okay? So, ma-murder man yan, ma-homicide man yan, may intent to kill. Kasi kung walang intent to kill, there is no murder or homicide. Okay? Tandaan natin na kapag murder o homicide, dapat may intent to kill. May intention ang akusado na matay. Kung walang intention, no murder, no homicide. Okay? So, I hope maliwanag na ang murder at homicide may intent to kill. Mali po ang sinasabi ng ilan. Okay? Kasi sabi nila, pag-murder daw, sinadyang pagpatay o pagpaslang. At homicide naman, kapag hindi sinadyang pagpatay o pagpaslang o aksidente daw ang pagkamatay. No? Mali po yon. Okay, huwag kayong maniwala sa nagsasabi na walang intent ang homicide. Kasi under our revised penal code, ma-murder man yan o homicide man yan, may intent to kill. Okay, in homicide, may intention ang akusado na pumatay. Okay, yun yan. Kasi kung walang intention, there is no homicide. There is no crime of murder. Okay, maliwanag. Now, let us now differentiate. Okay? What is murder? Murder is a killing a person with qualifying aggravating circumstances. While homicide, killing a person without qualifying aggravating circumstances of murder. Okay? So, very basic, no? Kung may QAC ang krimen ay murder. Kung walang QAC, ang krimen ay homicide. Ganun na kasimple. Okay? Now, what is or what are QAC? Qualifying aggravating circumstances. Okay? So, yun na lang ang problema natin. Anong sitwasyon o pangyayari kung saan matatawag natin na a qualifying circumstance or aggravating circumstance. Okay? So, let us read the paragraphs of article define murder. So, dito, kita natin, paragraph 1, with treachery, taking advantage, etc. Number 2, in consideration of price, reward, etc. 3, by means of inundation, etc. 4, on occasion of any of the calamities. 6, with cruelty, etc. Okay? So, makita ninyo, ang number 1, 2, 3, and 5, ay makikita nyo ito sa aggravating circumstances. Okay? Revised Penal Code Book 1, Article 14. Okay? So, makikita nyo ito doon. Kaya, ang tawag natin dito ay
aggravating circumstances. Okay? Pero, ang number 4 at number 6, nowhere you can read it in Article 14 of the Revised Penal Code 1. Kasi hindi mo ito siya mababasa doon. Kaya hindi natin ito matawag na aggravating circumstances. Okay? So, itong number 4, on occasion of any of the calamities enumerated in the preceding paragraph or of an earthquake, eruption of a volcano, destructive cyclone, epidemic, or other public calamity. Number 6, with cruelty by deliberately and inhumanly, etc. Itong number 4 at number 6, hindi mo makikita sa aggravating circumstances. Kaya ang tawag natin dito ay qualifying circumstances. Okay? Yun yan, no? Kaya ang tawag sa attendant circumstances ng murder ay qualifying aggravating circumstances. Okay? So, sa pangyayari o sitwasyon, kapag may QEC, okay? QEC ha? Ang sagot natin ay murder. For example, sa board question, board exam question, may sitwasyon, okay? At ang possible sagot dyan ay murder o homicide. Tanungin natin, no? Sa pangyayari ba? Sa pagpatay ba? May QEC? Kung meron, ang sagot natin ay murder. Kung wala naman, ang sagot natin ay homicide. Ganun lang kasimple. Okay? Huwag nang pahirapan ang sarili. Ganun lang. Pag walang QEC, homicide. Pag merong QEC, murder. Okay? Now, ang tanong ngayon, kailangan ba i-memorize ang number 1, 2, 6 sa mga circumstances ng murder? Kailangan ba i-memorize? Kung kaya nyo i-memorize, much better. I-memorize nyo kung kaya nyo. Pero kung hindi nyo kaya, huwag pilitin. Kasi baka masaktan lang kayo. Huwag nyong pilitin kung hindi kaya. Ang technique dyan ay look for the key concepts. Okay? Gamitin natin ang tinatawag na rationalization. Okay? Kung basahin ninyo ang number 1, 2, 3, 4, 5, 6, makikita ninyo na ang akusado dito ay sobrang sama. As in, masama talaga ang akusado. Okay? Kasi ang mga circumstances na mga ito ay nagtitake advantage ang akusado or hindi niya binigyan ang pagkakataon na makalaban ang kanyang biktima. In other words, sobrang masama siya. Okay? So, ang key concept natin pag sinabing qualifying aggravating circumstances, common sense na, tingnan natin ang key concept. Masama ba ang akusado? Sobrang sama ba niya? Kasi kung sobrang sama, kahit hindi mo na na-memorize ang paragraph 1 to 6, alams na, common sense na yan na merong tinatawag na QEC. So, ang sagot natin ay murder. Pag hindi naman sobrang sama ng akusado, for example, crime by passion, okay? Si Mr. A, nakita niya yung Mrs. niya, si Mrs. B, na may ibang kaluguyo, okay? Sa galit ito, napaslang niya yung kaluguyo ng Mrs. niya. Sobrang sama ba siya? Hindi. Kasi nasaktan lang siya. Kaya napatay niya yung lalaking iyon. Okay? So, sa ganong sitwasyon, hindi natin masabi na sobrang sama ng akusado. So, possible answer natin ay homicide. So, ganun lang. Look for the key concept.
Okay? Kung hindi ninyo ma-memorize lahat ng circumstances ng murder. Pero kung na-memorize nyo at naintindi nyo bawat paragraph or bawat circumstances ng murder, ay much better. Advantage sa inyo yan, no? Okay. Balikan lang natin na ang murder merong tinatawag na qualifying aggravating circumstances. Ang homicide naman, wala. Okay? So, ganun lang ang ganun lang kasimple. Okay? So, I hope naintindihan ninyo at meron kayong natutunan. Okay? Please subscribe, like, share, and click the notification bell. Okay? Maraming salamat po.